Good morning! Ako po si Mama Shirley from Ang Sarap Grabe. Ngayong araw na ito, gagawa na naman tayo ng another cookies. Pero ito ay espesyal dahil ito ay gawa sa sapal ng niyog. Kaya huwag itapon! Sa isang bowl, pagsamahin mo muna natin dito ang room temperature na butter at brown sugar. Haluin ito hanggang sa mag-ala cream na katulad nito. Then, ilagay na natin dito yung dalawang itlog, vanilla essence at ng condensed milk. Haluin. Ulit ito. At dahil sa sapal ng niyog ang ginamit natin dito sa ating recipe, at alam ko na may magtatanong sa inyo. Napaghandaan ko na yan. Na, Mami Shirley, pa pwede ba tayong gumamit ng desiccated coconut? Or, Mami Shirley, pa pwede ba yung napagpigaan na ng niyog or nagamit ng niyog? Ang sagot dyan, oo naman, pwede, basta parehas lang ng sukot na nasabi natin dito o nagamit natin dito sa ating recipe. Kung gagamit naman kayo na napagpigaan na o nagamit na niyog, make sure na fresh pa rin ito. Kung hindi naman at gagamitin niyo pa kinabukasan, ilagay lang ito sa ref. At syempre, hindi mawawala dito ang chocolate chips or chocolate chunks. Ito yung ginamit natin na chocolate bars na hiniwa lang natin ng maliliit. Guys, mas masarap itong kainin kaysa sa yung chocolate chips kasi mas creamy pa ito at mas lumalabas talaga ang chocolate flavor ng ating chocolate chips cookies. At syempre, para pantay-pantay ang sukat na ating cookies, ay gumamit ako dito ng 2.5 tablespoon ng pang-scoop. At habang tayo ay nagbe-bake, ang tanong ni Mami Shirley, anong klaseng sugar ang ginamit natin dito sa ating sapal ng niyog cookies? Ang inyong sagot sa comment box section. Ayan guys, tapos na tayo at ipapakita ko sa inyo ang dalawang paraan kung paano ito lutuin. May oven man o wala. So make sure na bago natin ito isa lang, ay napreheatan natin ang ating oven at napreheatan natin din ang ating kawali. At make sure na napreheatan natin yung ating oven bago natin ito ilagay sa loob. Para sa ating kawali, make sure na napreheat natin ito for minimum 10 minutes to 12 minutes na medium low heat lang, ma'am po. Mga ganyan lang siya ka. Kaya mahirap tansyahin ka talaga kapag kawali o improvised na oven. Maliban na lang kung meron tayong thermometer na nakalagay sa loob na dapat mag-reach siya sa 160 degrees Celsius. Tsaka wali naman, naglagay ako dito ng patungan para pagpatungan ng ating plato mamaya. So, ibibake lang natin siya the same time or maybe plus 5 minutes pa. So, preheat natin ito again for 10 minutes. Huwag natin bubuksan. So ito guys, ipapainitin natin ito mga after 10 to 12 minutes. Saka natin dito ilagay ang cookies natin. So dahan-dahan lang, baka mapasok kayo. Ayan. Ouch. So yan siya. At huwag nyo ito. Ayan. At huwag nyo lang bubuksan kasi hindi maiinin yung ating cookies sa loob. Okay, time check after 10 minutes. Wow. Mukhang effective. At ito na siya after 20 minutes. Wow! Patay na natin. Ganda. Wow. And now, it's done! Our sapal na niyog cookies. Okay guys, sikpan na natin ang ating cookies na gawa sa sapal or sa sapal ng niyog. Ito yung ating likod. Wow. Almost niya. Kain po tayo. Ang sarap. Sapak-sarap. Kaya ako masabi guys. Ito na yung ating gawa or bake sa kaldero. Oh.
ating gawa sa oven. Ito yung gawa sa kawali. Ayan siya. Init-init pa. Wow. Mainit. Wow. Sarap. At ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!